So, gandang araw. Gandang araw eh, Master. Wala, sa bahay pa rin tayo, hindi makalabas. At quarantine pa rin diwa ni COVID-19. Sana matapos na. Lahat naman tayo maging masaya tapos balik na tayo sa normal. So ngayon, hindi nga tayo makalabas. So ngayon, may mga device ako na nakatabi dito para malibang. Malibang kung ating sarili-sarili. O kaya ako yung gumagawa ng video na para kahit papano may share sa inyo kung konting kaalaman ko pagdating sa electrical. Ito yung konti lang namang kaalaman na maibabahagi ko sa inyo. So, ito yung continuation lang doon sa ano, sa video na ginawa ko doon, regarding dito sa timer na to. Kasi yung unang video ko wala namang wala, timer lang siya tapos ilaw. Ngayon nilagyan ko siya ng contactor. Contactor. Na usually talaga dapat mayroon ng ano. Yun ang purpose ng timer. I-engage niya yung contactor pag malalaki tulad ng mga sa motor, sa malalaking ano ng ilaw, load ng ilaw tulad sa signage, kalimitan, para halimbawa kung anong oras yung bubuhayin yung signage, may ano niya, may ano, hindi na kailangan na magpapatay pa yun na ano. Araw-araw yun, ganoon ang operation. So, hindi na paano sa kung bumuhay o na automatic na agad siya. So, mga parts nito, ito yung parts niya, yung breaker, tapos yung terminal block niya, ito timer, ito nga yung magnetic contactor, tapos ito yung overload. Itong overload, ito yung napakalaking bagay dyan sa isang sirkuito o kaya doon sa equipment. Ito yung magiging protection ng ano ng equipment lalo sa mga motor. Kasi ito yung tripping device niya pag naano niya yung ratings ng amperahe ng ano. Iti-trip na yan sa so, magka-cut off na yung kuryente niya. So yung power ma-isolate na lang. Na-isolate na yung ano dito, yung power na nadaan. So napakaling bagay siya sa sirkuito. So ito yung adjustment niya kung anong ampera eh. Tapos ito yung reset button. Pagka halimbawa ay nag-trip. Kasi minsan ang equipment eh, ano, kung halimbawa ay problema na sa katagalan, nagkakaroon ng problema yan. Nagdi-disalign, nadi-disalign yung ano. Halimbawa, nadi-disalign, magkakaroon ng vibration yan. Although may ginagamit ng mga vibration switch kaso, yun ay mga sa ano na, PLC na yung ano. Pero ito, sa amperahe lang, siyempre pagka halimbawa na disalign, no, mahirapan yung takbo ng motor, magkakaroon ng high ampere yung ano, yung motor. Di ngayon, ito ngayon ang mag-trip. So, napakalaking bagay siya. Yan. At saka ito yung ilaw. Ito yung parang ginawa lang nating load para mabuo yung ano. Ito yung ano niya. Ginawa kong drawing. Yung lang, hindi naman tayo masyadong gumawa ng ano. So, nag-import din tayo na gumawa ng diagram para kahit paano masundan natin. So, yun sa taas. Yun yung breaker. Ito. Ngayon, punta ng terminal block. Ito yung terminal block niya. Then, puntang contactor. Ito yung contactor. Ito na nga yun. Tapos overload, ito yung overload.
Ito naman ang overload. Yan, naka-built-in na kasi yan, naka ano. Yan. Sinusuot lang siya, tapos higpitan mo ito rin, lulo agad, yung tatlo yun. Tapos yung ilaw, ilaw lang ang load natin, itong ilaw na ito. So ngayon, tingnan natin yung wiring. So yung wiring, pumunta ito. Pumunta ng terminal block, itong ang dalawa. So, tapos itong dalawa, yung dalawa, ito yung terminal block papuntang timer. So itong dalawang ito yan, line 1 ito, line 2 itong isa, pumunta siya diyan sa timer yan, oh. Ito yung supply ng timer. Ngayon, itong dalawang ito, dalawa yan, pumunta naman siya sa kontaktor, yung supply ng kontaktor. Yan o. Line 1, line 2, line 3 yan eh. So wala tayo, wala naman tayong line 3 kasi single phase lang yung ating ano, kasi yung ilaw lang ang load natin. Pero kalimitan, line 3 di sa mga motor nga. Pero pagka ganun mga signage lang naman, single phase lang naman yun, o kaya ilaw, yung dalawa lang, hindi mo na kailangan yung isa. O bayaan mo na yun. So ngayon, yung dito naman tayo sa timer, itong timer na ito. Ito. Ito na yung galing ano na natin yan. Ito namang isa. Line 1, line 2, papunta yan doon sa coil. Coil long magnetic contactor. Yun ang iti-trigger niya yung coil para mag-engage yung contact point. So, ito. Yan, yung dalawang yan. Pupunta dito yan. Yan, dito sa E1, A2. Yan yung coil. Yan, yung coil yan. Ngayon, pag na-supply na yan, engage ngayon yung contactor, papalo na siya. Tapos, ito na yung load natin, puntang ilaw. Ayan. So, ito naman, ang pag-adjust ang pag-ano ng timer, napaliwanag ko na doon sa una kong video, masusundan nyo kung paano settings nyan. Yan o. Yung basta yung nakataas, yan yung close na siya. Naka-close na. Ibig sabihin, naka-close na yung switch. So, naka-on na yan. Naka-on. Pag nakataas, naka-on yan. Ngayon, hindi na katulad itong nasa babang ito. Yan yung mga naka-off. So, ito yung orasan. Ito yung orasan. Yan yung umiikot. Tapos, ito yung settings niya. Ito. So, doon sa videos kong unang, ano, dahil continuation lang naman ito doon sa una kong video sa timer. Doon, pinapaliwanag ko kung paano ang operation niya. So, pwede nyo doon balikan tapos panoorin nyo rin ito. Para masundan nyo. So, ganyan lang. Ikot-ikot lang siya. Ayan. Lumagipit na. So, ayan. Takloban natin to. Lagyan natin ng power. Para makita natin kung ano.
bago natin i-energize, lagyan ng power. Bago natin inject ng power yan. Is open na yan sa pagiging electrician na magkaroon muna ng initial testing para kung may problema ang circuit, hindi mo ma-energize. So, kailangan natin ng tester. Hindi po pwede yung pag natapos na i-wiring mo na, injectan mo na ng power, hindi mo ini-test yun. Ayun, problema yung ganun. So, is-open talaga yan. Bago mo i-ano, kailangan mo ng testing. Kung shorted yan, hindi sabog na agad yan. So, paano pag mamahaling equipment yung i-energize mo? Tsaka kailangan mo talaga. Kailangan niya kasi pagka malalaking client eh, kailangan ng testing report. So, para ano nila, batayan na yung babayaran nila sa iyo. Pasado sa mga hinahanap nilang ano, report. So, ano natin to, testing natin to. So wala namang wala namang sabit, so pwede na natin siyang buhayin. Saksak natin, kailangan natin saksakan. On natin ngayon. Ayan. Buhay na agad siya kasi pero ayun lang. Kasi naka yung ano niya, yung sa timer, nakatama agad siya doon sa naka nakaangat, yung naka nakalabas. So pag yan naikot, umiikot yan, ayun, wala na, wala na kasi tumapat na siya dito yung nakalubog. Yung ano niyan, yan yung nakalubog eh. Yan, so ikutin lang natin yan. Ikutin natin to. Ayun. Ayun. Ayan. Ayan. Tingnan natin yung ano nyan. Ayan o. Ayan ang naka-on yan. Basta nakalabas yun. Ayun. Ikutin natin. Itapat natin doon sa nakaloob. Tingnan nyo yung yan. So naka-off ngayon yan. Ayan o. Basta nakalubog yan, naka-off. Ayan. Ayan. Ganyan lang. Dali lang siyang isit. So, yung orasan, kung kaya, kung doon sa, ano, doon sa, may una kong video na, ginawa ko, na paano isit ito. So, panoorin na lang nyo doon, para masundan nyo ngayon kung paano settings nito. So, yun lang po. Salamat at sana po, may,
nakuha ko ulit kayong konting kalaman sa video kong ito. At sana doon sa mga bago lang nakakabisita sa akin sa channel ko, pakiclick naman yung subscribe button at saka yung bell, at saka palike na rin. At saka kung mag-comment kayo, kung anong mag-comment nyo, di sasagutin natin na kung anong. So yan lang po, salamat. Sana matapos na rin yung COVID-19 at makabalik na tayo sa kanya-kanyang trabaho. Hirap. Sana matapos na. Panalangin natin matapos na. Para kahit pa paano, balik tayo sa normal. Thank you po.